yung ano, Honda, ano ba to? Honda Civic. Honda Civic SIR body. Ano model nito? 99 model. Ang problema nito, inano ko to, yung binlid ko to, kaso lang lumusot ulit. Ngayon, nag-decide yung kapatid ko na palitan na rin, pati yung hydrovac niya. Ang ipapalit niya yung dual na, yung dual hydrovac. Pati yung master kasama na yun yung binili niya. Kasi tignan niyo to, lusot na eh. Yung preno niya. Ayan. Lusot na. Ayan. Tsaka malalaman mo yung hydrovac kung sira na. Start mo yung sasakyan. Ayan. Kumbaga hindi na siya bumabalik. Tapos, nandito rin yung sa video ko nung una, sinabi ko kung paano mag-check ng hydrovac. Ganito lang. Patayin mo yung makina. Pag patay na makina, tapakan mo yung preno. Dapat yan, nag-elevate siya. O, kumbaga bawat tapak mo, tumataas siya. Ayan, parang hagdan. E, ito hindi. Iisa lang. O. Hindi siya tumataas habang tinatapakan mo. Dapat pag unang tapak, ayan, pangalawa, tataas na yung ano niya. Pangatlo, tataas na. Mararamdaman mo yan sa paa mo. Kaso ito hindi. Pare-parehas lang. O. Lubog lahat. So ngayon, papalitan natin yung hydrovac nito. Tignan nyo kung paano. Yan mga paps, ito yung nabiling hydrovac ng kapatid ko. Yan, dual na siya. Kasi yung nakakabit doon, mabuksan ko lang. Mixbox sa mga, tabi dyan. Yan. Unboxing. Ayan. Yung nakakabit kasi doon mga paps, manipis lang siya. Ito, single hydrovac. Single lang yun. Ito, makapal. Double. Tapos, kasama na rin yung master niya. Akala po talaga yung kanino. Brand nyo ba? Eh? Hindi. Ah, surplus pala. Ay, mga paps. Yung nakalagay doon, ito lang. Ngayon, ito, meron pang kasaman to. Dual na siya, diaphragm. Yan. Gagawin natin, ito, tatanggalin lang yan. Tapos, papalitan natin, ipapasok natin yung tubo doon. So, sa pag-ano yan, sa pagkakabit yan, syempre, ito. Ayan. Katulong natin ang ating dakilang si Kokoy the Great. Ayan. Ito, tingnan niya yung sinasabi ko na single lang siya. Manipis lang yung ano niya. Wala siyang ano. Yung kasi parang makapal. Dual na. So, simulan na natin. Ito mga paps, ayun, nandito na tayo sa ilalim. Sa ilalim tuloy. Dito sa sasakyan, ayan, naka-plus na. Punta lang kayo dito sa ilalim para makita nyo kung saan nakalagay yung hydrovac. Ito. Ayan. Ito yung brake pedal. Ayan. Sundan nyo lang yan. Tapos may sensor yan. Tatanggalin natin. Kasi tatanggalin natin yan. Tapos teka. Ayan. Medyo mahirap. Meron siyang ano eh. Dalawang yan, tatanggalin yung dalawang bolts na yan. 12 yata yan, 12 millimeters. Bali, apat siya, nandito yung kabila. Yan. Tapos, pati yung dito sa ano, sa yung, ito yung brake pedal yung kumakapit. Tatanggalin din natin. Yan mga paps. Tatanggalin natin to. Ito. Itong hose na to. Tapos itong mga tube tatanggalin din natin para mailagay natin yung bagong hydrovac na binili niya. So, yan. Migs! Yan. Tapos ito.
Gis. Hakan mo to. Isa dito. Okay, mabait pa to. Yung iba nabibilog eh. Okay na muna. Natanggal na natin yung sana yung dito sa ilalim yung apat na bolts na 12, tapos ito yung nakakapit sa brake pedal, ito yung lock nya, tapos ito yung pinakatornilyo nya. Yan, tapos ang gagawin natin, hugutin na natin yung hydrovac sa labas. Ito tanggal na to, di ba? Yung ano, yung hose tinanggal na natin, pati yung mga tube niya. Pwede niyo nang hugutin 'yan. Tanggalin muna natin itong juice kasi nakaharang siya. Paano kay Kapitan? Di ko alam. Paano kanina kay Kapitan yun? Sinanggal natin muna yung brake master cylinder para mailabas, kasi hindi siya mailabas kasi nga pag ano, pagka ano bang tawag dito, pagka nakakabit yung brake master, hindi siya mailabas kasi nga masikip. Ayan. Ayan, ginawa namin, tinanggal ko muna yung brake master. Ayan, nailabas na. Ngayon ang problema na lang namin ay kung paano maibabalik yung bago kasi medyo mataba siya. Ayan, mukhang ano lang naman. Ayun. Ang ano dito, mataba siya pero medyo manipis, kaya yun, naipasok agad. Ayan. Kakabit na lang natin yung mga hose, tapos yung sa loob, kakabit ulit natin yung, i-hook ulit natin yung brake pedal niya. Marap sa, naikabit na natin yung bagong ano, hydrovac o yung brake booster. Gagawin natin, i-bindit natin. Para i-bindit ko na pala siya dito, pasensya na, hindi ko na ipakita sa inyo. Ganun din naman, tatapakan nyo lang, papabomba nyo, tapos pag bomba, pigil, sabay i-bindit nyo dito. Yan, luluwagan nyo lang yan, gis lang yan. Ganun din. Tapos ngayon, talagyan ko ulit, dito naman natin i-bindit sa mga gulong. May ganun mo lang dito. Meron yung ano dito, G's. Ito yung gagamitin ko. Asa na? G's, tapos papabomba ko, tapos pervis. Yung papatigil ko, sabay ibiblid ko, yung bubuksan ko yung ano, yung 10. Para lumabas yung hangin. Nawala yung
yan, biblib ko na. Dapat mo lang dito. Bomba! Permis! Bomba! Permis! Bomba! Permis! Ayan, mga paps, doon naman tayo sa likod. Yung apat na gulong dapat i-bleed natin. Medyo mataas na ba? Okay na yan? Parang kalahati na. O, di doon. Doon pa sa ano natin, sa likod, para makumpleto. Ang nahirapan tayo dito sa pagka-ano na to, yung pag i-install nitong ano, itong hydrovac ay dito sa mga fittings niya. Kasi kung mapapansin nyo, itong nabili niyang bagong hydrovac na surplus is Japan surplus pala to. Itong fittings na to, ayan, nasa kaliwa siya. Ito walang problema yun sa taas. Pero ito ang nagka-problema sa kaliwa. Kasi yung original na hydrovac nito, yung master, nasa kanan yung fittings. Ito yun. Diba? Nasa kanan siya. Ito. Ngayon yung nabili, nasa kaliwa. Ito, nasa kaliwa siya. Yan. Kaya ang ginawa namin, hinata ko yung fittings, kumbaga binago ko, pinahaba ko para maipasok dito. So nahirapan ako dito. Yan. Kasi mahirap talaga yan. Pagka hindi sakto-sakto yung fittings na pinasok mo, mahihirapan ka. Kala mo sumisikip na, biglang luluwag yung fittings na. Diyan ako natagalan. Hindi ko na na-video yan kasi pinatulong ko na rin yung kapatid ko na naghahawak ng video. Pinatulong ko na rin sa akin. So yun lang mga paps. Okay na siya. Ayan, okay na. Okay na yung preno niya. Tapos yung pala, nag-lock rin yung ano nito, yung ano tawag dito? Yung sensor ng ano niya, ng brake. Kasi pagka kahit nakatapak ka o hindi, umiilaw yung brake light. Ginawa ko, sinolusyonan ko na lang yun. Nilagyan ko ng ano, ng alambre para hindi na siya kumbaga hindi kasi siya sumasayad eh dun sa ano, sa sensor niya. Ngayon nilagyan ko ng alambre para sumayad. So ngayon okay na siya. Ayan mga paps. Ayan mga paps, tinest drive na nung kapatid ko. Pinatignan ko kung okay na sa kanya yung preno. Ayan na siya. Okay. Honda Civic. Yan, pinalitan natin ng brake booster or hydrovac. Okay mga paps, sana kahit papano nakatulong sa inyo yung video na to. God bless sa ating lahat. Okay.